Puro battery ang mga sira nila. Nag-totally drain. Totally dead. Kailan ba magpapalit ng battery? Tuwing kailan ba magpapalit ng battery? Ano bang palatandaan kung sira na ang battery? At ano ang magandang battery? So what's up mga boss? At welcome back ulit sa ating YouTube channel. This video mga boss, hindi to clickbait. Hindi to clickbait. Bigyan kami kayo ng information ulit. Bigyan kami sa inyo ng information. What's up mga boss? At good news. At nandito na po ang helmet na ipararapol natin. Yes! Ang Ryu ni Boss Richie ng PBG. So ito. So ito yung ang isa sa ipararapol natin. So yan. Tatak Ryu. So modular siya mga boss. Modular siya. So yan, modular. So ito yung pangalawa mga boss ay pararapol natin. So yan. So medyo madilim lang siya kasi yan siya mga boss. Ang kagandahan nito mga boss, para tong ano. Yan. So natanggal yung ano niya. Half face na siya. Half face. So again, tatak Ryu. So ang gagawin natin mga boss, gagawa natin to ng review. Honest review lang mga boss dahil hindi naman alam niyo naman tayo, kilala naman niyo naman ako. So honest review lang. Then bukod diyan sa dalawa, meron pang isa. Yung isa po para po sa so, salamat nga pala sa Richie, sponsor mo. Salamat sa PBG sa pag-sponsor ng mga helmet na to. Ito, personal ko po ito. So, ito yung gagawa natin ng review. Sakto. Ang ganda-ganda. Ang ganda grabe. Ang ganda grabe. Sakto. So, ayun siya mga boss. Ito na siya ang helmet na ipararapol. Ito isa. So, ayan, half face naman siya. Ano mo, napaka-excited ako eh. Kasi, excited ako dito. First time ko magkaroon ng ganitong helmet. Gustong-gusto ko talaga ito. Nagustuhan ko to yung tatak Ryu. So ito lalagyan natin ng gold bolts. Papalta natin ng gold bolts. Wala tayong magawa. Papalta natin ng yayamanin. So gagawin natin ng review mga boss. So far magaan siya. Titingnan natin kung ano, kung masakit ba siya sa ulo at maganda ba yung airflow niya. Basta honest review lang mga boss. Kung ano yung ma-impress ko dito sa helmet na to, sasabihin ko sa inyo. Para hindi masayang yung pera nyo mga boss. Hindi lang naman basta common libre tayo, pupurihin ko ng pupurihin to. Hindi po ako ganun. Hindi po ako ganun na pinupuri ko common libre. So, ganun mga boss. At sana good luck sa inyo sa lahat ng mananalo. Sa lahat ng mananalo, hindi pa ito matatapos sa May 31 mga boss. Meron pang buwan na mag-sponsor si Sir Richie sa atin, si PPG. Mga boss, baka pwede naman, like nyo yung page nila, ang pangunahing sponsor natin. Like nyo yung page ng PPG para naman, syempre para naman matuwa yung ating sponsor. Diba? I-like nyo yung page nila, tulungan nyo ako na i-like yung page nila. Tapos, yung raffle nandiyan sa baba yung link, sali po kayo. So today mga boss, ang pag-uusapan natin ay kasi maraming nagchat sa akin, maraming nagtatanong tuwing kailan ba magpapalit ng battery? Tuwing kailan ba magpapalit ng battery?
ano bang palatandaan kung sira na ang battery? At ano ang magandang battery? Isa-isay natin mga boss. Isa-isay natin ang palatandaan kung paano sisira ang battery. Tapos, anong palatandaan kung dapat na bang palitan ng battery? At anong magandang battery na maganda sa market ngayon na pwede nyong gamitin na tumagal ng matagal na matagal na panahon? So, hindi naman yung forever. Diba? Hindi naman forever. So, isa-isay natin mga boss. Una mga boss, kung marami kang ilaw, matik yan. Possible na mag-drain ng battery mo kung walwala ng paggamit mo ng ilaw. Kung nanguhugot ng lakas yan sa battery. At alam naman natin yan, kahit FI, may designated kasi na kuryente pag FI. Sa CARB naman, which is usong-uso yung fast charge na sinasabi, usong-uso yung full wave. Kaya, kung may kilala kayong marunong mag-fast charge, mag-full wave, paggawa kayo sa kanila. Hanap kayo sa online na gumagawa ng fast charge at saka full wave. Balik tayo. Nga pala, ingat po kayo sa lahat ng mga wiring. Wag po puro tap sa battery. Ang mahalaga, wag puro tap sa battery. Mag-tap kayo sa live. Mag-tap kayo sa body ground. Yan ang mga source. Tapos, wag naman paulit-ulit dun sa isang linya. Nag-tap ka ng live at yun lang ang nakita mo laging live, huwag naman po. Kasi mag-aagawan yan eh. Lalo na yung mga FI, may designated na kuryente yan, bawat bato. Kaya kung mapapansin nyo, pag marami kang ilaw, meron minsan nagkakaroon ng depekto sa FI. Minsan nawawala ng kuryente, nawawala ng hatak, which is nag-aagawan na sila ng kuryente. Again, pag hindi natin ginagamit yung motor, nakatambak lang dyan, nakatambak lang sa bahay nyo, nakapark lang, pandarin nyo man lang at least 5 to 10 minutes para mag-recharge yung battery, para hindi siya malobat, para hindi siya ma-totally drain. Maraming mga customer ngayon pumunta sa amin, puro battery ang mga sira nila, nag-totally drain, totally dead, walang wala talaga. Ganun siya mga boss, at least pandarin nyo ilang minuto para hindi siya malobat. Tapos, i-check nyo yung rectifier kung nag-charge pa ba yung inyong battery. Check nyo yung rectifier. Tapos, mas maganda maglagay ka ng voltmeter para malaman nyo, mamonitor nyo yung battery nyo kung bumababa o mas lalong bumababa. Dito, kung wala kang voltmeter, pwede natin makita gamit ang diagnostic tools namin, yung galing kay Project FI. Pwede ko pakita sa inyo kung ilan na lang ang voltage ng battery mo. Then mga boss, may nagtatanong sa akin, ano bang magandang battery na gamitin? Sabi nila, maganda daw yung di tubig. Sabi nila, maganda daw yung ganito. Hindi na po ako magbabanggit muna ng brand ng mga negative. Kasi para baka may masiraan ako. Baka mamaya sabihin ko, sinisiraan ko sila. So, ano bang magandang battery? Di tubig ba? O maintenance free? Para sa akin, ang magandang battery po, para po sa akin, opinion ko po ito, ang para po sa akin, maintenance free. Bakit po? Hindi naman kasi tayo nagkukonsumo ng malaking kuryente, kasi motor lang naman tayo. Maganda ang mga di-tubig type sa mga sasakyan. Alam na ng mga expert yan. So, maganda ang maintenance free para hindi ka lagay ng solution, water solution, hindi ka lagay ng lagay, para ma-maintenance mo yung battery. So para sa akin, ang maganda is maintenance free, gel type. So isa-isayin ko yung mga maintenance free na gel type. OD, Amaron, SY Power, Shark, tapos Iwasa, tapos ano pa ba? Quantum. Yung Quantum, ingat po kayo kasi may mga fake na lumalabas na Quantum. Magandang Quantum yung kulay gold. Medyo mahal pero magandang klase. So yun mga battery mga boss na quality at maganda. So yung mga hindi ko nabanggit, wag po kayo masaktan. So opinion ko po yun. Ngayon kung sa tingin nyo maganda talaga ang battery nyo, wala akong magagawa. So opinion ko po yun. Tapos
para ma-avoid natin ulit yung pagka-drain, pagka-lowbat ng battery. Paandarin lang natin siya, mga boss. Paandarin lang natin ang motor natin kahit 5 to 10 minutes. Ngayon may nagtatanong, paano naman malalaman pag sira na ang battery? Una, syempre, papalya na yung push start. Ang maririnig mo lang pag pinush start eh, chik 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 chik. What? Chik chik. Parang ganoon, lagi tik 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 tik. Wow. Pag pinush start mo ganoon. O kaya minsan para malaman mo, susihan mo. Businahin mo. Pag may busina mo, matik 'yon. Sira na 'yung battery mo. Tapos minsan meron pa. Pag kinik mo aandar. Pag lumayo na kayo, nagamit mo na siya. Tapos nag-stop ka, nag-push start, akala mo okay. Pero pag iniwanan mo siya ng ilang oras at hindi na siya ulit magpo-push start, ibig sabihin, palitin na po ang battery. Again mga boss, sana meron po kayong natutunan na kaunting bagay para meron kayong konting idea paano malalaman kung sira na, paano ma-maintenance ang battery, at the same time, ano magandang battery para hindi po kayo makakabili ng mga mumurahin na mabilis malowbat. Again, maganda, maintenance free. Nandiyan ang listahan ng mga battery na suggested ko. Tapos, always paandarin natin, lalo na kung hindi mo gagamitin sa buong maghapon, paandarin mo man lang at least 5 to 10 minutes. Tapos, pag sira na yan, hindi na yan magpo-push start at kikik mo na lang. Mahina yung busina, mahina yung ilaw, yun yung mga palatandaan na sira na po ang battery. Shoutout lang natin mga boss yung mga follower natin na lagi nakasubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout kay Daryl Mahinay. Shoutout kay Jerome. Shoutout kay Mau Candidato. Shoutout kay Joshua Fernandez. Shoutout kay Maron Ruby. Shoutout kay Rolando Villanueva. Shoutout kay Mark Lue Bruno. Shoutout kay Limper Dalumpines. Shoutout kay Rob 818 Obidos. At shoutout kay Regil Ken Luna. Again mga boss, window shop. Huwag mo kalimutan na mag-subscribe. Follow kayo sa aking YouTube channel. Click nyo mga bell button mga boss. Lagi kayong una. Updated kayo sa lahat ng mga video na ginagawa. Window shop, salamat po sa panonood. So ito na mga boss yung ating parabol. Up! Sa atin yan!